Kaswabe, this is the American Boss 2023 Chevrolet Tahoe Z71 na pinsan ng isang Cadillac Escalade and junior sibling ng Chevy Suburban. At alam naman natin, ang Suburban, napakaganda ng reputation niyan because it is the oldest and longest running automotive nameplate in the automotive industry, Kaswabe. That's why nagkaroon siya ng star sa Hollywood Walk of Fame dahil nagkaroon siya ng exposure na nasa 1,750 movies. Main spotlight is the Suburban. Ni-recognize rin ang Tahoe. Suburban, it started noong 1940s. Ito naman si Junior, lumabas siya noong 1995. That is the first generation. This one is the fifth generation. Did you know, Kaswabe, na heavily motivated and inspired ang isang Japanese auto brand? Minanufacture nila ang isang Toyota Sequoia na lumabas noong year 2000. That one is the Japanese Titan. Nakasama natin yung nakaraan. Binigyan natin ng details sa review. Pero excited pa rin ako ngayong araw na to dahil nandito ang Tahoe para bigyan natin ng ultimate driving impression. Mamaya-maya lang masasaksihan nyo yan. Ang unit pricing nito nasa 7.7 million pesos, Kaswabe. Ang pinakamalapit niya na comparison sa mga auto brands here in the Philippines is 8.2 to 8.5. And that is none other than the Land Cruiser LC300. But not the GR Sport variant kasi nasa 10 million na yon. So, nasabi kong 8.2 to 8.5 because it is not available na sa mga dealership, discontinued na. So, sa mga importer natin na friends, pwede mong kunin. So, what do you get sa 7.7? Hear me out, Kaswabe. Konting comparison side by side lang. You get more metal. Mas malaki ang body dimension nito because mas mahaba ang Tahoe sa isang LC300. 29.7 inch longer siya. Marami kang ilalagay dito kasi alam mo ba, 3,480 liters of space. Sa LC300, that's 2,313 liters of space. Meaning to say, kahit isang buwan kayo maglayas ng pamilya nyo, mas marami kayong pwedeng kargahin dito. Even yung mga aparador at mga flat TV, flat screen, pwede nyong ipasok dito pag magbabakasyon. So, ang towing capability niya, the best pa rin, 8,200 pounds. The Land Cruiser LC300, nasa bandang 7,700 pounds. So, bakit ko sinabi yung LC? Dahil again, ang unit pricing nito, sila ang magkalapit. Alam ko naman, sa segment nito, nandyan yung mga Sequoia, Expedition, Navigator, of course, yung pinsan niyang Cadillac, and mga GMC na full-size SUV. So, on this video, papakita ko sa inyo yung mga driving impression, POV, and some featured highlights. And one more thing, pag kinakailangan mo ng Tahoe, Kaswabe, kontakin mo lang ako. Pero ang available natin, it's more of mas maraming black kesa sa white. And this is the Summit White. Well, talking about the powertrain, talagang yung engagement and connection, very mechanical yung feeling. This is a 5.3 liter naturally aspirated V8 wherein sa iba applied na ng turbocharge, nag-downsize na yung makina. Para sa akin, cost cutting yun, yung pinaliit yung displacement tapos nilagyan ng turbo. Sa fuel consumption, parehas lang naman, kahit lumiit yung makina, nagkaroon ng turbo, ganun pa rin. This is 355 horsepower and 520 Newton meter of torque. Ang 0 to 100 niya nasa lagpas 7 seconds, Kaswabe. The top speed is 180 kilometers per hour. So meron kang choice kung gusto mong rear wheel drive or 4 wheel drive. Nandito lang yung selection ng kanyang ratio pag gusto mong pakialaman, and mated ito ng 10 speed automatic transmission, which is napaka smooth ng ating sailing. Unlike sa mga lower gears, yung mas ilan-ilan lang, like those 6-speed na mga mid-size SUV, talagang yung RPM tumutodo. So nagkakaroon siya ng roughness and konting vibrating motion na mararamdaman talaga. Worry nito, pag nag-upshift siya, dire-diretso siya. Parang 1-speed nga lang yung nararamdaman natin eh. Alam mo yung makina, very reliable naman pagdating sa Chevrolet kasi yung iba, they are very scared. It is American brand. Mas nasanay ang Pilipinas sa, alam mo yon, mga JDM and etc. A slight edge lang when it comes sa mga Japanese automobile. Pero ang makina nito, it's very reliable. I have compared 2009 pa yung kanyang Chevrolet Tahoe
which is up until now 2023 na family service talaga nila yon. Ang dami nilang pinupuntahan every weekend, gumagala sila. So babanggitin ko na rin yung S5S auto shop namin, yung auto foiling. Visit that, ito yung Instagram. Pati yung mga lahat ng mga reviews natin ng Suburban, ng Chevrolet Sequoia, ng Tahoe, lalagay ko na lang sa description below, Kaswabe. And sama na rin natin yung mga sports car. So yung makina ng aking Camaro, Kaswabe, alam mo, more than 50,000 kilometers na, pero walang problema. As in, even yung aircon ko ang lamig-lamig pa rin, 6 years na. Eh, syempre, isa lang naman sila, coming from the ultimate botay. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ha, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, Kaswabe. Let's talk about the engine performance. Ultimate ng feeling, Kaswabe, the pleasure. Talagang absorb natin. Super tahimik dito. Sound cancellation, yung sound deadening. Talagang very impressive. Diniinan mo or pinunch in mo yung mga throttle natin for the amazing action. Rinig na rinig mo yung glorious V8 which gives a proper engagement and connection on this full-size beast. Ang sarap. Alam naman natin, pag nagmamaneho tayo, may mga choices. Nandyan yung sedan, mid-size SUV, because once you own a Tahoe, this is not your first car. Tama? So, meron kang pwedeng gamitin. But occasionally, ang sarap niyang itodo talaga. So, nandun yung strong orientation when you're driving the Tahoe. Ang gear selection natin dito is tinatawag nilang electronic precision shift kasi ipupull mo lang yung mga gear selectors. We have manual tranny rin na by switch lang ipapress mo, but for low gear ratio lang ata ito yung plus and minus. Pero actually hindi ko pa sinusubukan, Kaswabe. Automatic driving ako. Tapos sasabayan mo pa ng great comfort when it comes sa mga damping system. Using independent suspension both front and rear. That's why every road, even sa EDSA, mapadaan tayo, sinusoak down niya. Okay? They call it the magnetic ride control na napaka-komportable. Whether you're at low speed or high speed, pag tinodo natin like this, lumilevel siya actually sa suspension ng LC300 GR Sport, which is yun yung tinatawag nila na electronic kinetic dynamic system. So ito, it's the magnetic ride control. But again, sa LC300, eh, hindi niya matatapatan yung sharpness. Kumbaga, yung comfort ng sharpness, may slight edge ito pagdating doon sa mga pinag-uusapan natin sa kapresyo niya halos. Okay? Don't get me wrong, Kaswabe. Maganda pa rito, yung air ride control suspension niya. Kasi once na babaguhin natin yung drive modes, we have normal, sport, off-road, and yung tow haul. So every time na nagpapalit tayo ng drive modes natin, nagkakaroon siya ng ground clearance increase. From normal, lipat natin ng sport. Moving up. Yun. Ramdam na ramdam. From sport, papunta naman sa off-road. Another level. Ayan, tingalang-tingala na. Para mas maging safe,
and mas maging compliant. Yung seats, ang sarap, hindi nga lang ganun ka heavily bolstered, pero heated ang seats natin, even the steering wheel. 8-way power adjuster ito, Kaswabe. Okay, both passenger and driver. Command system or infotainment system. Camera, it is super clear, super fluid. Lahat ng movement, meron siyang 360, kompleto sa recados. Lalong-lalo na pag magda-drive-thru sa Starbucks, at least na isusukat natin. Apple CarPlay and Android Auto, wireless compatibility ito. Sa manibela natin, ang angas ng botay, kasi nandito na yung kulay itim, which is dun sa kumpare ko, gold pa siya. The steering wheel orientation is easy to maneuver, easy to play with, Kaswabe. Not too tight, not too loose. Saktong-sakto lang ang pagdadala dito sa body weight, and wala tayong nararamdaman halos na vibrating motion. Usually, sa mga mas cheaper na SUV or mga weakling, once na nagkakaroon ka ng acceleration, talagang hanggang manibela, nararamdaman mo yung pag-uga, yung vibrating motion. Pero dito, napaka-soft touch ng nangyayari. Idagdag pa natin yung new instrument cluster, kasi nagkaroon ito, of course, ng revision. It's all new. And yung theme nito, ang ganda. Meron siyang normal, classic, merong progressive, which is I'm using the progressive. Kompleto lahat ng mga details dito. Yung gas mileage natin na remaining, diba? RPM, tapos sa left side, nandun yung speedometer natin. And yung mga trip ng biyahe natin. So, nakukuha ko ngayon kung ano yung fuel consumption natin. Maximum speed natin, pwedeng umabot tayo ng 120 kilometers per hour. Pero paminsan-minsan lang. Hindi natin napapansin, almost lagpas na pala ng 120. Parang naboboring pa yung taho eh. Siguro nagkaroon lang ako ng head scratcher dito kasi it doesn't have any hood display. Yung mga alert lang for safety measurements, and ilalagay ko na lang kung ano meron dito. Alam niyo naman ako, hindi ko na lahat dinidiscuss yung mga ganyan. Regarding sa ating sports mode, nagkaroon siya ng flag. Ayan o. Woo! Hindi lang ako pwede tumodo rito kaswabe kasi nasa skyway tayo. When it comes naman sa kanyang fuel efficiency, actually dito na kayo excited lahat. Sabi sa akin ng kumpare ko, talagang napakalakas sa gasolina nito. Papunta ng Pampanga, pabalik ng Manila, mauubos yung full tank. Pero dito, on my experience, grabbing traffic papunta ng Skyway nung hapon, tapos nung pabalik na ako ng Quezon City, natrap naman ako sa Skyway. Inabot ako ng 100 kilometers as in bumper to bumper, Kaswabe. Nagkaroon ako ng measurement na 17 liters per 100 kilometers. So therefore, ang nakuha natin is 6 kilometers per liter, which is not bad. Kasi sa aking Camaro, pag traffic, umaabot lang rin ng 6 to 7. And that one is a V6. So 2017 yung model ng sasakyan ko. This one is 2023 V8. Na equal pa rin siya sa city driving ko, pero babalitaan ko na lang kayo when it comes nga pala sa highway driving na tuloy-tuloy yung cruising natin. I think baka pwede pa itong umabot ng 8 kilometers to 9 kilometers per liter. Swear Kaswabe, I am telling the truth. I'm
a little bit surprised. Up until now, naka 207 kilometers na ako, pero still, hindi pa umaabot ng kalahati yung nagagastos ko sa gasolina. Eh, ang daladala natin, it is a full size and this is a heavy car. Pero kinakaya pa rin when it comes sa powertrain na pinagkukunan niya ng kapangyarihan. Pakita ko naman kung ano yung mga exterior details niya and some features na pwede natin i-cover up. Power and performance oriented, the front fascia. I'll be honest, kasuabe, mas pipiliin ko ang styling nito rather than doon sa high country because it is more sporty and aggressive looking. Meron kang tiny storage dito sa passenger dashboard, which is very weird. Pero kung titingnan natin, kahit pa paano useful naman, check natin yung iPhone 15 Pro Max. So, moment of truth, yan! Ay, hindi kasya. Baka kasi sa casing ko. So in case, pwede rin siyang lalagyanan ng mga susi. Equipped with 9 Bose premium speakers. Dito naman sa key fob, press this twice para bumukas ang rear glass window. See? LED lights sa ilalim ng ating center storage. Bam! Goodyear Wrangler na gulong with this 20-inch aluminum wheels. Ang sukat niya ay 275mm. Ang thickness, sidewall is 60 and R20. If you will check the camera angles, meron dito sa left side the switch and sa ating MyLink na infotainment system. Check this out. Super linaw. May iba-ibang angles. That will help you kahit ano man yung dadaanan natin. Ito naman sa overhead na shot from the rear view. Yan. Ito naman yung solid na, ay yung 360 pala yan. See? Did you know, kasuabe, na pwede natin i-fold down and i-fold up ang ating third row seating by pressing the switch dito sa upper portion ng ating driver cockpit. Well, a little bit of head scratcher lang when it comes sa kanilang LED DRL, medyo kinulang kasi ang liit ng size, parang mga pang-crossover SUV. Eh, this one, alam naman natin, this is an American Boss gigantic full-size SUV. Sana ma-enhance lang nila and yung main beam headlights natin, still, LED reflector lights. I hope next time, maging projector bulb. Pero don't worry, kasi power pa rin to. Power. Para sa ating second row amenities, what we get here, meron tayong home power outlet, then USB slotting which is updated na. Because Type-C ang nakikita ko rito, even dito sa third row. Type-C, climate settings, warm seats. Sorry to say, walang cooled seats. Pero doon sa high country, sa driver cockpit, meron tayong ventilated seats. But here, question mark. Map pockets, then may mga grab handle tayo. Sariling vents, bawat row, and LED, lahat ng mga map lights natin. Ang seating configuration natin ay 2+3+3. Meaning to say, bench type pag Z71, pag high country naman ang kukunin natin, eh dalawang captain seat ang meron tayo. Pero eto, walang problema dahil walang obstacle sa ilalim. We have a flat ground surface para mas komportable gumalaw ang lahat ng pasahero ng Chevy Tahoe. Of course, I would like to mention kung ano yung mga switches dito sa driver cockpit. Manibela natin, eto yung heated steering wheel, eto yung forward collision mitigation. Then sa left side, auto start and stop, on and off, parking sensor. Of course, lane keeping natin, traction, ito yung downhill assist. Again, the 360 camera for 2 high, 4 high, 4 low. Ito yung drive modes, light settings for tow haul. Ang wiper natin, unlike sa mga ordinary na vehicle, nasa right side. Pero ito, to-twist mo lang, gagana na siya. Okay? Kick sensor, tailgate popper. Meron tayong customizable na instrument cluster. Check nyo to, kasuabe. Yung display layout, classic, progressive, digital, and clean. So, pag digital,
Yan yung style. This is the classic. Yan. Mas naging bilugan yung mga tachometer and speedometer. Yung kanina, progressive yung gamit natin. See? May pagka BMW, no? And yung clean, as in, naging empty. Yan. Yung digital speedometer lang yung naging available, pero lagay lang natin sa progressive. Yes. So after this, check nyo to. Pwede natin baguhin yung left side info. Pwedeng yan. Pero syempre, mas gusto ko ang yan, yung time nandyan. So left side, right side info. Yan, lahat pwede natin lagay. Back na lang natin. Lower gauges also, maximum, medium, and this one is for minimum. Siyempre, maximum na tayo. So, info pages, options, trailer, brake gain, off-road, engine hours, dami. Speed warning, speed sign display, set details. So, one more thing. Ito. We have timer, tire pressure. Ang maganda rito, ayan, driver assistance, alam na natin yan, oil life. Pero ito yung brake pad life natin. Kasi sa sasakyan ko, hindi naman sinasabi yung front and rear kung gaano pa pwedeng kabisa gamitin. Pero ito, ayan, nakikita natin, 98% and 97%. See? It is a family full-size SUV that can accommodate plenty of room. Para pag meron tayong plano together sa mga minamahal natin sa buhay, eh mahaba-haba ang pwede nating gawing bakasyon. I-matching mo pa niyan ang kanyang napaka-mighty and powerful performance coming from that glorious V8 kaswabe. Anyway, if you are interested, and sa lahat ng mga Chevy automobiles, mag-iiwan ako ng information dyan sa description sa baba. Please don't hesitate to contact us. Follow me on my social media platforms. Instagram is Rico Suave. Get one Rico Suave merch now para ma-increase natin ang optimal level. And Air Spencer Car Freshener, binabati ko. Maraming salamat mga kaswabe. I'll see you again sa another upload natin. More power and more performance.